Agent Jonathan Morales, bakit dyan kayo nakapokus? Dapat ang pinopokusan nyo yung mga involved doon sa pre-op na hawak o inimbestigahan ni Agent Morales. Magandang araw po. Magandang araw naman mga kababayan kong vlogger na yes. Nagahayag ng katotohanan para sa ating bayan at mamaya. Isa din po ba kayo sa sumuporta noon sa campaign nung campaign period ni PBBM? 101%, hindi lang sumuporta dahil mula pa sa ama, ako isa ng loyalista. Mula pa kay Apo Marcos, sa tatay. Yes. At ang aking buong akala, like father, like son. Pero ito naging resulta. Ano yung nakikita mong difference sa pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa pamumuno ngayon ni President BBM? Napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una, sa usapin, peace and order. Yan ang number one na nakita kong malaking pagkakaiba. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit umuwi ka ng alas 3 ng madaling araw, wala kang pangamba. Dahil nami-maintain ang peace and order. At higit sa lahat, may takot ang mga masasamang loob na gumawa ng hindi maganda sa kapwa-tao. Dahil nga sa strong leadership ni ex-Vice President Pangulong Duterte. Ngayon lumabas po itong PDLX na ito. Actually, medyo kontribuyente sa itong issue na ito. And nakikita nga po natin nung tinanong si President Bongbong Marcos, o Vice President, nung tinanong siya ng media, ano yung opinion mo dito sa nadadawit yung pangalan sa PDLX? Ngayon, ang sinagot ni, hindi siya sumagot, tumawa lang si President BBM. Ano yung opinion mo about this? Yan nga, malaking big question mark yan yung pagtawa. Yeah. Kasi hindi naman natin kailangan tumawa sa sagutin. Ang sagot lang dyan, wala akong kinalaman dyan. Ngayon din, magpapadrug test ako o mag-hair testing ako para patunayan ko sa buong mamayang Pilipino at sa buong mundo na ako'y inosente sa usaping droga. Yun lamang tanging solusyon dyan. Patunayan mo in front of public yung competent na drug testing, ha? Hindi yung 2 minutes. Yeah. Kasi napaka-impossible trip yung 2 minutes na drug testing. Ang 2 minutes na drug testing, yan ay question mark na malaki din. Dahil ang pagpapadrug test, more than 3 hours to 4 hours yan. Na time interval. Hindi kagad yan lalabas ang resulta ng split second. Ngayon sir, nung last hearing po dito, nung pangalawang hearing po isulabot dito nga po sa PDLX, binara at pinanatan itong ni Senator Jingoy, si Jonathan Morales, agent PDEA Jonathan Morales. Tapos sasabi niya, may kaso yan, hindi dapat paniwalaan yan. What is your opinion about this? Senator Jingoy Estrada, diyan ka sa loob. Kaya mo lumabas. Lumabas ka, sabihin mo sa akin na ikaw ay malinis na tao at marangal. Hindi ito usapin ni Agent Jonathan Morales. Actually, maling-mali yung ginagawa ninyo. Ginigisa nyo ang testigo, ginigisa nyo ang nagsasabi na nagpapayag na merong kaugnayan ng Pangulong BBM. Hindi ganun ang dapat na trato nyo sa mga witness. Dapat nga yan, pinoproteksyonan nyo. Pero nakikita namin bias. Ginigipit nyo, tinatakot nyo, pinipressure nyo, hinaharas nyo ang mga witness. Mali yan. Hindi tama yan. Dahil ang tanong, kayo po ba ay walang kaso? At hindi ito usapin ni ex-president, ex-agent Jonathan Morales. Usapin ito ng katotohanan. Dapat palabasin ang katotohanan at bakit siya ang lagi niyong tinatanong. Tanungin niyo yung mga involved. Ang involved sino ba? Pangulong BBM, Maricel Soriano. Yan ang pagtatanungin niyo. At ito pa isang big question mark, ha? Bakit ba laging nakapokus kayo kay Agent Jonathan Morales? Bakit siyang kayo nakapokus? Dapat ang pinopokusan nyo yung mga involved doon sa pre-op na hawak o inimbestigahan ni Agent Morales. Doon ang tutukan nyo at hanapin nyo yung nawawalang blue folder. Ngayon, naunahan pa kayo ni Maharlika na kay Maharlika na ang blue folder. Ano ngayon ang masasabi nyo? Si Maharlika, hindi yan intelligence, hindi government official, hindi NBI, hindi CIDG, hindi ISAP. Pero bakit maraming informasyon na naukuha? Bakit marami siyang alam kesa sa inyo?
dahil siya ay totoong tao at pinagkakatiwalaan. Actually, hindi kumikilo si Maharlika para maghanap ng mga impormasyon bagkos dumarating sa kanya ng pusa. Usang dumarating sa kanya dahil yung nagpapadala sa kanya ng impormasyon ay may malasakit din sa bayan at mamayan. Yan ang katotohanan. Walang tiwala sa inyo. Anong nakikita mong merong pamumuno si Bongbong Marcos ngayon? Anong klaseng pamumuno siya? Nakikita mo, ano yung klaseng pamumuno yung ginagawa ngayon ni President BBM? Pangulong BBM, dati nyo akong Marcos loyally supporter at talagang dayad supporter nyo ako. Pero ngayon wala na, hindi ko may support ha. Pero hindi tayo magkakalakalaban. Natural na mag-criticize kayo, natural lang na matuna kayo. Dahil kayo ang head of the state, kayo ang ama ng bansa. Ang masasabi ko po sa inyo, mahina po ang pamamahala ninyo, especially sa peace and order. Ang kapayapaan ng ating bansa, hanggat may droga, walang kapayapaan. Ngayon, tungkol dyan sa droga na yan, patunayan nyo po na wala kayong kinalaman. Dahil malaking threat po sa ating bansa na kung totoo o anuman yan, ay dapat patunayan nyo po. Dahil marami pong mga mamamayang Pilipino na nagugulumihanan tungkol sa usapin na yan. Dahil parang nakakatakot na magkaroon kami ng Pangulo na may bisyo ng droga. Yun lamang po, patunayan nyo po. One for all for one po tayo dyan. Hindi po ko lamang namumulitikan, hindi po ko lamang personal sa inyo. Bagkos, ang katotohanan lamang po ay dapat maihayag. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayong umuugong ho ang issue about ICC, kayo po ba ay naging, ano po ba yung nakikita nyo nung war on drugs po ng Duterte administration? At kung kayo po ay pabor, kayo po ba ay pabor na makulong si former President Rodrigo Duterte dahil nga po dito sa umuugong na ICC issue? At tanong mo, kaibigan, very yes. Complicated, no? Kasi bakit makulong? Yeah. Wala pang justification. Yeah. Pangalawa, tungkol sa ICC, walang karapatan ang ICC na hawakan ang kaso ng national problem natin. Hindi ito usaping panglabas ng bansa. Ito ay usapin ng mga mamamayang Pilipino. Tungkol sa drug on war on drug ni Pangulong ex Duterte, yan ay dapat lamang. Dahil yan ay pagbibigay lamang ng kapayapaan sa ating bansa. Without drugs, peace is there. Kaya dapat tama lang ang ginawa ni Pangulong Duterte. Tungkol sa usaping ICC, hindi sila dapat sumaklaw sa jurisdiction ng bansang Pilipinas. Meron po tayong sariling batas, meron tayong sariling konstitusyon, at meron tayong sariling mamamayan. Hindi po dapat ito pangimasukan o interfere ng mga dayuhan. Yan ay malaking insulto sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating pagiging maka-Pilipino. Sovereignty is freedom. Dapat walang makikailam na ibang lahi sa usaping panglipunan ng Pilipinas.